sapatos, Gmail, mga damit. Gmail pag ano man, kung sakaling maisipan pumunta dito, welcome na welcome ka pa rin dito. Kahit sa bahay pa namin. Sa bahay namin pag natapos. Wish lang namin sa'yo, Gmail. Ayan, kumain ka ng marami dahil grabe ka rin magtrabaho, masipag ka. Lagi mong tatandaan na dito lang kami mga kuya mo. Handa ka pa rin, ano. Naiyak ako sa part na to. Sorry ah. Minsan emotional lang. Nakakaiyak mo. Patulo na yung luha ko. Pasensya na. ito pala mensahe ko kay Boss Sponsor din. Ano? Ang masasabi ko lang din, pareho tayong vlogger, pareho tayong YouTuber at saka sponsor, no? Tsaka pareho tayo nasa ibang bansa at lahat tayo nagkakamali, no? Ako naintindihan kita, no? Although nagbigay din ako ng opinion ko doon sa naging opinion mo. Pero hindi nangahulugan yun na good morning, good morning, good morning. Pasensya na ko, medyo mahina po yung boses ko ngayon, no? Madaling araw na kasi rito, kaya lang hindi pa ako makatulong, kaya ito, panonoodin ko na lang po itong video ni Kalinga Prabi, yung live niya, no? Tungkol nga sa kay Boss Sponsor, no? So para mas maintindihan ko lalo, no? Para to be fair naman, no, kay Boss Sponsor, tignan ko rin ko ano yung mga sasabihin dito ni Kalinga Prab. At kayo na lang po ang mag-analyze, no? Yan yung parang gusto niyang mangyari, no? I-analyze nyo rin, no? Iba po, wow. Sabi daw ni Ma'am MMP, meron na daw pong mga bagong sponsors kila Jamel. Marami daw po sila. Parang may grupo na sila. Sila na siguro yung mag-ano. Ano kayo? Parang labas na siguro tayo. Opo. Kaya nga po, nung time na po nun, after nung binigay ko yung pera mula po sa akin, naisip ko na hanap na lang tayong iba kasi marami pang deserve na matulungan. Since meron naman na pong tumutulong kina Jamel na mga sponsors, yung iba, may mga vlogger din, ano? Ayan na natin sila, siguro hindi na nila tayo kailangan. Opo. Sa kabila po ng mga pagtulong po natin, sa simula, sa pabahay, sa ano, siguro po ay ano, okay na po talaga sila. Ayun nga po, no? May nagsabi talaga na marami nang nagbablog at tumutulong. Ako di ko pa masabi kung totoo yan o hindi kasi wala pa akong nakikita na maliban kay Boss Sponsor, no? Ay wala pa akong ibang nakikita na nagbablog kay Gmail, ano, at sa pagtulong nila kay Gmail, no? So hindi pa makapag-comment dyan kung meron po kayo alam na totoo nga yun yung nabasa nila dyan na komento, paki-comment na lang din po sa baba. At ayun, hanap na lang po tayo ng bago, mga Kalingap. Kaya sa mga magre-request po na ano, sa mga kamisman kay Gmail, pasensya na po kayo, mga Kalingap, pero sa tingin ko po ay hanggang dito na lamang po. Ngando na lamang po yung tulong na magbigay namin kay Jamel sa pamilya nila at Jamel. Kasi meron na pong iba na tumutulong sa kanila. Nakakalungkot isipin, no? Ito lang nakakalungkot isipin na sa kabila ng ang ganda ng samahan nila, yung kala ko nga life, magiging lifetime yung samahan nila hanggang sa magbinata na si Jamel kasama nila, no? Na ang saya, no? Na makita mo na sa video, di ba? Natutuwa lagi si Jamel, no? Pagkasama sila Kalinga, para team Kalinga. Pero ayan na nga yan, no? So move on na lang tayo. Hanggang doon lang siguro. Pero kung sakali, malay natin, di ba? Pakinggan natin din si Kalinga para baka mayroon pa siya mga ibang mensahe kay Jamel, ano? May nagsabi dito, sad pero okay lang. Okay lang yan, tuloy lang sa pagtulong. Marami pang deserving. Opo. Totoo po yun, tama po yun. Hindi yung sabi ng Jerry Guevara, tama po. Marami pa pong nangailangan ng tulong. Oh, totoo, marami, no? Yun nga lang, kumbaga, nakakreate na kasi ng pagmamahal. Na may nabuo ng love sa samahan, yung memories, no? Nakabuo na kasi. Iba din yun. Iba na rin yung part na yun, no? Although, maraming talagang pwedeng tulungan at tutulungan nila, pero andun na eh. Andun na yung nagkaroon na talaga ng love sa part ni Jamel at saka ni Kalinga Prabi. Yung tama. Marami pa po talaga. Maraming nag-a-apply. Maraming nagme-message po sa amin. Di ko po alam kung bakit ganon, parang tuwing may ano, tuwing may mga nagkakaroon ng ano, no, ng parang contact sa sponsor, parang nagpabago po yung ugali. Kaya hanggat maaari po, iniwasan po namin yun. Kasi na-spoil po yung ano, na-spoil po sila, yung mga tinutulungan po natin, nagbabago. Kaya sana po, sa sunod ay maiwasan na po namin yung, bibigay namin yung contact mismo nung tinutulungan, then sa mga sponsor. Kaya po pag may nagtatanong sa amin kung ano yung Facebook nila, kung ano yung CP number nila,
minsan di po namin kayo sinasagot kasi ayaw po namin na maging ganun yung sitwasyon. Kasi binabalansi po namin yan. Hindi po yung bawat hingi niya ay kinabukasan, andun na po agad yung ano, tulong. Ayaw po namin na-spoil sila kasi minsan nagbabago nga po. Iba nagiging ano na, parang hindi na nagtatrabaho. Ano? Hindi naman pwede sabihin na hindi namin binibigay yung tulong, kundi para matuto po sila na yun. Budget din kasi baka nagastos kung saan-saan. Kumbaga, binibigyan siya, pinaparamdam namin sa kanila yung importansya po nung binibigay nyo mga sponsor. Oh, hindi isang buhos lang. Tama. Kasi marami pong, kagaya po nila Ate Maylin, madami pong nagbibigay. Hindi namin lahat binibigay lahat ng biglaan. Kaya sa mga ano po, yung mga nagmamadali na naghihintay po, ibibigay po namin yan. Wait lang po kayo mga kalingap. So, ayun nga po, no? May point naman talaga yung sinasabi nila. Hindi natin maiwasan talaga na ang dahil sa pagbibigay ng contact sa mga sponsor direct sa tinutulungan, eh, doon nagkakaroon talaga ng issue, no? So, may point din talaga na iiwas na lang sa mga sponsor i-direct, no? Kasi tulad niyan na sabi nga nila, pwedeng umabuso yung tinutulungan. Maging tamad na, hingi lang ng hingi. So, may point din talaga. Balan. Don't feel bad, Kalingap Rob. Just help those people who needs your assistance. You did a lot for them. With that said, I think it's the end of the line. Para nagsisinungaling ang lola, we're here in Baguio Supporters and Mark Kalingap. Ayan po. Tama po, parang yun na nga po yung wakas since madami naman na pong tumutulong sa kanila. Yung mga sponsor po. Grupo po yan ay, ano? Grupo sila, mga sponsors. And hindi ako nakakamali, meron din pong nagbablog na sponsor po. May iba. Ewan ko po kung bakit si Jimmy lang po yung tinutulungan po nila. Kumbaga, bakit? May mga sponsor din po ako, madaming sponsor. Pero hindi po sila focus sa isang tao lang na hirap. Kung sino yung may kailangan po talaga, dun sila. Kagaya nila mga Marilyn Pablo, Julie Diente. Kung ano, may bago po kami, yan, nakita po nila, kukontakin na po agad nila kami yan. Hindi po yung sa isang tao lang na kahit alam mong madami na tumutulong na okay na, ay dun pa rin po. Sa ganun siguro, di natin makontrol ang isipan ng tao, no? Hindi natin hawak ang isipan ng tao. Ganun talaga siguro, no? Ano po maikukomment sa sinabi ni Kalingap Rob doon, no? Tsaka po pala, meron pong nag-comment din po na ang sabi po rito ay may nag-message na nga kay Kuya Rob na isang sponsor ni Jimel na sila na bahala kay Jimel. Kaya binitawan na nila si Jimel. So ito ho, yung mensahe na yan ay di ko alam kung saan po nakuha yung information na yan. Di ko alam kung dito sa live, kaso hindi ko mahanap, no? Baka may alam po kayo saan nasabi ni Kalingap Rob yan. Para gusto ko rin tingnan. Hinahanap ko, hindi ko mahanap po eh. Baka may alam po kayo. Pakicomment na rin po sa baba. So, anong wish niya para kay Jimel? So ito, wish no, para kay Jimel. So ito, pakinggan natin. Gusto kong mapakinggan to. Kasi since nasabi nila na last na nilang pumunta ron, so nakakulong ko isipin. Pero itong wish, pakinggan natin. Wish mo kay Jason. Ka muna. Ang wish kay Jimel, magpakabait. Yan. Patuloy mo lang yung pagiging mabuting bata. Na tayo, baka din na po kayo bumalik doon eh. Yung dala po ng ano, ang gawin niyang ano, kung baga sa ano ay yung experience niya na hirap tapos hanggang sa pagdanda para mabuti. Yung inspirasyon niya. Oo, tama yun, Jimel. Kung ano yung nararanasan mong hirap ngayon sa buhay, paglaki mo at matured mo yung pag-iisip mo, iyon yung magiging sandata mo. Iyon yung magbibigay sa'yo ng lakas, yung kahirapan, para guminhawa ang buhay. At pag nakawala ka na dyan sa kahirapan, huwag mo babaguhin yung kung ano ka, kung paano ka naging mahirap, ganun ka pa din. Kumbaga siguro ito yung word na stay humble pa rin, no? Kumbaga iapak mo pa rin yung paa mo sa lupa. Parang ganun ba yun? Paki-explain na lang. Hindi ko ma-explain masyado. Yung pinagdaanan niya. Yung wish ko kay Jimel, huwag pabayaan ang pag-aaral. Kasi ayan, may bahay na kayo, may panimula na kayo. May pang-business. May mga sponsor na rin. Marami na kayong sponsor. Huwag mo nalang kalimutan na huwag mong pabayaan ang pag-aaral mo. Dahil yung pag-aaral mo, yan ang kayamanan mo yan. Yan ang magtataas ang buong pamilya mo. Sunod-sunod na yan, lahat yung makakapag-aaral na. So yun nga po, sa mga solid na nag-sponsor kay Jimel, andyan na po yan, no? So kahit nagkaroon man ng issue, ituloy nyo na lang po yung pagmamahal nyo kay Jimel. Napamahal na rin kayo kay Jimel for sure. So wala na, andyan na eh. Wala na tayong magagawa dyan.
looking forward na lang tayo kung ano yung makakabuti para sa future ni Jemel, ano. At sana, sana, maayos pa, no? Para sa akin, ano. Although, minsan talaga hindi maiwasan magkamali sa buhay. Kung kaya pang ayusin, no? Yung pagkakamaling to or kung ano man yung naging issue. At maging welcome ulit si Jemel, no? At tingin ko, welcome naman talaga to si Jemel kila Kalinga Prab, no? Kung welcome pa ba sila Kalinga Prab kay Jemel, eh, napakaganda yun, no? Baka malay natin, no? Someday. Parang kay Lola Damian na rin, nagka-issue. Pero ngayon, di ko pa. Ang wish ko naman kay Jemel ay, sana, huwag siya magbago. Maging, ano pa rin siya, yung humble. Kaya po nung simula nung una po namin siyang nakita, yung tipong sa simpleng bagay ay masaya siya. Hindi siya yung huwag sana siyang maging ano, yung parang yung tumaas yung ano standard niya ng ano ng happiness. Parang yeah, ganoon. Okay. Yung masyadong marunong din po siya makontento. Yeah. Tapos sana lagi nang suotin yung mga damit na ano. Oh, ang dami noon. Suotin yung mga luma. Ang dami noon, di pa siya nagsuot. Kasi unang-una Jemel na lalakihan mo na yun, masasayang yung lalaki. Yung mga sapatos. Suotin mo na yung sapatos, Jemel, mga damit. Jemel, pag ano man, kung sakaling maisipan pumunta dito, welcome na welcome ka pa rin dito. Kahit sa bahay pa namin. Sa bahay namin pag natapos. Wish lang namin sa'yo, Jemel. Ayan, kumain ka ng marami dahil grabe ka rin magtrabaho, masipag ka. Lagi mo tatandaan na dito lang kami mga kuya mo. Handa ka pa rin, ano. Naiyak ako sa part na to. Sorry ah. Minsan emotional lang. Nakakaiyak na. Patulo na yung luha ko. Pasensya na. Nakakaiyak. Parang ano naman? Parang... Ano yun? Sorry. Iyakin si Kyle. Oh my gosh. Parang ano no? Parang sakit no? Iniisip ko yung ano, kaya napaya ako. Iniisip ko yung ngiti ni Jemel, yung saya nila, at yung kabaitan, no? Sayang. Pero baka malay natin, di ba? Ako wish ko makita pa sila ulit. Sorry na, naiyak ako. Sorry. Uwasa rin niyo ako, naiyak ako. Alam niyo ba minsan, pag nanonood ako ng drama, dati ano eh, inaasar ko yung mga kaibigan ko, iyakin mo. Yung pala, pag talagang pinapanood mo, talagang dinibdib mo yung mga script, madadala kayo, no? Nakakaya, naiyakin mo. Minsan nga yung mga ano, kaibigan, nag-iiyakan. Ako din, naiyak na. Talaga ako umiyak na rin, pero di ko pinapalata. Naiyak ako eh, pero iyak talaga. Sabi ko, ganito pala manood, no? Kasi hindi ako mahiling manood, no? Nakakatawa. Tulungan. Sa akin naman, ano, nasabi kay Jamila yan. Yung estado kasi niya, napagdaanan ko rin yung dati. Laki sa bundok and laki magiging sa... ano yan si Jemel, magiging strong ang personality niya. Kasi mas madaming hirap na dinaanan, mas magiging siyang matibay na tao. Yeah. Mas marami siyang, mas magiging siyang masikap. Pagdating ng araw, magsisikap din niya si Jemel para sa sarili. Marami siyang matutunan ng lesson sa buhay. Kung si Edo, anong sabi mo Kuya Edo? Kay Ed Shen, ay kay Jemel pala. Sana matupad niya yung pangarap. Ay, oo, yung pangarap niya maging piloto. Oo, oh, piloto nga. Piloto sa aeroplano, hindi sa ano, sa bangka. Nice. Oo, tama. Oo nga pala. Pinagpapasyatod si ano? Si... Kaya, yun nga po, no? How I wish, no? Para sa akin, no? Kahit ano na yung naging issue, nangyari na yung nangyari, at nasabi na rin natin gusto natin sabihin sa kabilang side, stop na ho natin yung bangayan na yan, o ano man, no? Para sa akin, no? At sana si boss sponsor, kimbangin niya rin yung sitwasyon na bakit siya binabash ng tao, kung may mali siya o wala. Para sa akin, ano, kung ako yun sa sitwasyon niya, magsusorry ako public. Walang mawawala sa akin. Diba? Dahil yung pagsusorry mo, eh, hindi ka nangunguhulugang mali ka. Pagsusorry mo, ay bilang nagpapakumbaba ka na kahit tama ka,
At least pinapakita mong nagpapakumbaba ka na totoo at sincero yung gusto mong mangyari. Na nagkamali ka lang siguro ng halimbawa ko yun, no? Sasabihin ko sa publiko na pwedeng nagkamali lang ako, na ang akala ko ay tama ay mali pala sa inyo. Hindi ko rin alam na ganun ang impact, na ang gusto ko lang ay matulungan sila nang walang halong yun, dugtungan nyo na lang, walang halo. Ang hirap eh. Ito pala mensahe ko kay Boss Sponsor din, no? Ang masasabi ko lang din, pareho tayong vlogger, pareho tayong YouTuber at saka sponsor, no? Tsaka pareho tayo nasa ibang bansa, at lahat tayo nagkakamali, no? Ako naintindihan kita, no? Although nagbigay din ako ng opinion ko doon sa naging opinion mo. Pero hindi nangahulugan yun na inaaway kita. Kung medyo, kasi minsan ako, nadadala ako minsan doon sa emosyon na napapanood ko. Kung nakita mo siguro ang boses ko ay nagbabago din, yung parang iba din ang dating. Sa ganung part, para kasi nung pinanood ko yung video ko, parang masyado na rin akong nadadala sa emosyon, no? Kaya nagiging ganun yung acting ko. Pero talaga, ano, hindi ko maiwasang pag may nakita ako, nagagawang ko, nakakapag-create ako ng funny things. Parang, pasensya na kayo, minsan ganun talaga ako. No? Kaya pasensya na kayo kung minsan naiinis kayo sa ganun, no? Kaya yun, bro, boss, sponsor, no? Andyan na yan, dami na nampas sa'yo. Ako, pareho tayo YouTuber, no? Katulad sabi ko. Lilipas din yan, lilipas din yan. Pagka nagbigay ka ulit ng komento mo, sa in a nice way, no? Iwasan mo na sanang medyo magtaas ng boses. Tsaka intindihin mo rin yung sinasabi sa'yo ng mga viewers. Kasi nga, makakapulot ka na idea talaga ron. Makakapulot ka talaga bakit galit na galit sila sa'yo. Lahat naman yung mga yan, once na pinakita mo na nagpakumbaba ka or something na nagustuhan yung sasabihin mo, baka magbago pa ulit yung mga yan at mahalin ko ulit ng mga yan, no? Huwag na rin tayong maging sarado sa mga sinasabi ng mga nanonood sa atin. Kasi yan talaga ang dyan tayo kumukuha ng tamang, kasi sila talaga yung nakakita sa mga nangyayari sa atin. Tayo na sarili natin, minsan di talaga natin nakikita na tama ba tayo o mali. Gusto ko po i-shout out si Opel Marco. Sabi niya, hello Kyle Per, yay! Naka-start agad ako sa post mo. Kahit may nararamdaman si Lola Dami, masayahin pa rin at laging naalala si Bernardo. Di tulad ni... ayoko na masahin. Yun, shoutout po kay Ma'am Princess Garcia, Bobby Gallardo, Cruz, Annabelle, Annabella Dolatre, Lolita Lee, Gloria Aguilar. Kaya shoutout po sa inyo lahat. God bless everyone. See you later.